Hi, hello, good evening, guys. So today is December 11. So mga anong oras na ba? Mga 8:25 na ng gabi. So bukas na yung flight namin sa umaga. Ito na si Rio. So nakaligo na siya ngayon and then binihisan ko na siya ng damit bukas kasi mga 3:30 pa lang alis na kami ng madaling araw. So binihisan ko na siya ng damit. So baka bukas ng umaga palitan ko na lang siya ng diaper para diretso na, hindi ko na siya kailangan gisingin pa. Tuloy-tuloy na kami. Tapos nandito naman yung maleta namin para bukas. So nakaprepare na lahat yan. So eto, isang paper bag ng pasalubong lang na. Sabi ko nga dun sa previous na video ko, konti lang yung bibiling ko na pasalubong. So biskotso lang yung pasalubong ko. Tapos konti lang yung binili ko talaga. Konting-konti lang. So, ito lang. Yung check. Ano namin? Hand carry na pasalubong. And then, this one na hand carry baby bag. Nandito yung ibang diaper ni Rio. Tsaka damit. So, yan. Nandito na rin yung charger namin. Tapos, yung vitamins niya, nandito na rin. Diyan ko na nilagay. Kasi isa lang naman. And then, dito sa kabila, dito nakalagay yung, meron siyang yogurt. Favorite niya to na yogurt, yung Milkman, sa 7-Eleven. So, 11 pesos to. Favorite niya yan, so natira lang yan. Sa stock niya dito, dinala ko na yung isa. And then, this one, hindi to mawawala sa bag namin. Lagi siyang merong Viva Light. So, eto. So, lagi siyang may baon na Viva Light sa bag namin. So, kung magsisimba or dyan lang kami sa mall, mag-mall kami, ito yung dinadala ko tsaka tubig. So, it's either up the two kung ano yung gusto niyang inumin. Pero, lagi ako may Viva Light na stock para sa kanya. And then, ano pa ba? Ito yung maleta namin. So, 25 kilos lang yung check-in baggage na kinuha ko. Pero 24 na siya. So 1 kilo na lang. Ewan ko lang kung may difference yung kiluhan ko dito. Yung weighing scale ko dito. Tsaka yung weighing nila dun sa airport. Pero so far, 24 kilos pa lang yung ano ko sa kanya. Timbang ko sa kanya. Last time kasi, nung umuwi kami, 20 kilos lang yung kinuha ko. So, nagsisi ako kasi 20 kilos. Pagdating dun sa airport, nung chinek na siya, ano na lang siya? Ano siya? Inabot siya ng 26 kilos. Hindi ko naman nagbayad pa ako. Biruin nyo, yung 6 kilos na yung pinabayaran, 1, 2. So, 200 per kilo yung charge nila sa PAL siya, sa PAL, Philippine Airlines. So, Iloilo to Manila, 200 yung charge nila per kilo dun sa excess baggage ko. So, buti na lang naawa sa akin siguro yung teller nila, yung mismong ano nila sa boarding pass na nag-a-assist. Yun, ginawa na lang niya 1,000 yung babayaran ko. Naawa siguro siya sa akin kasi ang laki ng binayaran ko for 6 kilos. So, hindi ko naman alam na sobra-sobra. Wala kasi akong timbangan last time. So, yun, binayaran ko na lang 1,000 and then dire-diretso na kami. Dito naman sa Iloilo, okay naman yung airport nila kasi malinis tsaka hindi naman sobrang crowded. Tsaka madali mo lang mahanap kung saan yung section na ng area ng flight mo. Tsaka malapit lang kami sa airport. Mga 10 to 15 minutes nandun na kami. So bali magpapahatid lang ako sa pinsan ng asawa ko. Magpapadrive lang kami bukas. So yan, naputol yung pag-video ko kanina kasi may tumawag sa akin. May tumawag sa akin kanina. So yan. Okay na. Ito pala yung timbangan na ginamit ko sa pagtimbang ng luggage namin. O, diba? Si Grizzly. Favorite kasi namin yan. Sa Bear Bears. We Bear Bears. Ayan. May okta ko pa na pera. Ayan. Si Grizzly. So, nabili ko to sa ano? Sa Miniso. Nabili ko siya sa Miniso ng 599. Diba ang cute? Cute. Kasi taba ng pisngi ka yung pisngi niya. Ayan. So, hindi ko na niligpit yung iba. Makalat pa yung lumesa namin. Yung ano pala, yung lumesa, yung cabinet. So, iwanan na lang namin na ganyan yan. Tapos, naglaban na rin ako ngayon ng mga naiwan namin na labahin. Tapos,
yung mga aso ko na naiwan dito. Bali, pinabilin ko na lang siya dun sa pinsan ng asawa ko para may magpakain sa kanila. Kasi meron kaming dalawang aso tsaka dalawang pusa. Kawawa naman sila. Tapos meron pa kami isang maliit na isda. Binigay ko na lang dun sa pinsan ng anak ko. Kasi kawawa naman. Wala magpapakain sa kanya tsaka magpapalit ng tubig niya. So, pinamigay ko na lang. Cute-cute pa naman niya. Siya si Nemo. So, yan. Yung aso, dito lang sila magbabantay. Tapos, papakainin na lang sila ng pinsan ng asawa ko. So, hello guys. Ayan. Ito yung reason nung pag-cut ng video natin kanina nung nag-video ko. Kasi, nagbigay sa akin sila angkol ng ano, ng embutido. So, freshly made. Ang mainit pa siya, bagong luto lang siya. So, dadaling ko siya sa Manila. Ay, hala. Dalawa pala yung nilagay nila na free. Ayan. Tatlo lang yung in-order ko. Binayaran ko. Tapos may dalawang free. Yun. Parang pamasko na nila sa amin. So, bagong luto pa. Mainit-init pa. Bali, ilalagay ko na lang siya dun sa ibabaw ng paper bag ng ano ko, ng hand carry. Ayan o. Sinong may gusto? Papunta na kami na Manila. Baka gusto nyo. Masarap to. Tsaka favorite ni Rio tong imbutido na ginagawa nila. Ay, grabe. Masarap siya. Ang init-init pa. Oh, bagong luto pa siya. Ang bango-bango. Sana naaamoy niyo. Oh, eto. Amoy niyo. Dali. Naka-red ribbon pa siya na plastic. Dali. Amoy, amoy, amoy. Ang bango siya talaga. Promise. Kung nandito kayo, mapasyal kayo sa Iloilo, mag-message lang kayo sa akin. Para bilhan ko kayo niyan. Para matikman niyo kung gaano kasarap. Kasi hindi ako nagjo-joke. Masarap talaga siya. Tsaka kasi yung gumagawa niyan, yung uncle ng husband ko, ano sila, nagki-cater talaga sila. So, nagdi-deliver sila ng ganyan, ng imbutido. Gumagawa sila niyan. Ayan. Ay, grabe, ang init-init. Nakabukas yung aircon, pero pinagpapawisan ako. So, nakapag-bedtime, ano na tayo, bedtime routine. Ayan. Nakapag, ano lang ako, naglagay lang ako ng rejuvenating cream kasi wala na akong collagen. Naubos na. Tapos nag-spray lang ako ng ano, facial mist, yung aloe vera. Gumamit ako ng facial mist na aloe vera. Yan lang. Tapos toner lang. Kasi nilagay ko na yung iba kong gamit sa bag. Ang grabe yung pawis ko. Comment down below kung sino yung sa inyo yung nagpapawis din dito. Sabi nila pag nagpapawis dyan, selosa. So naniniwala naman ako kasi may pagkaselosa ako. Ay nako. Ayan o. Pawis na pawis. Naka-on pa yung aircon namin yan ah. Naka-on pa yan ah. Pero pawis na pawis ako. Mainit. Sabagay, isa lang kasi yung aircon dito. Yan lang. Kaya, syempre buong bahay na yan. So, hindi masyadong malamig. Hindi niya kaya na siya lang. Ayan. Ito pala yung bahay namin. Hindi niyo pa pala nakikita yung bahay namin. Ito yung loob ng bahay. Yan. Pinto. Actually, nag-design ng bahay namin yung husband ko. Kasi, ano siya, architect siya. Pero hindi lang siya nakagraduate. Tapos, ang ending, naging chef siya. Pero okay lang. Ayan o. Ganda, diba? Tapos, yung color ng bahay, kaming dalawa yung nag-isip kung anong kulay. Ayan. So, yung ilaw dun sa gitna, pundi na yan. Hindi ko pa napapalitan. Saka na lang, pagbalik ko na lang ulit dito sa ilaw-ilaw. Tapos yan. So, husband ko yung nag-design itong bahay na to. Ito yung master's bedroom. Pero, huwag nyo na yan tingnan. Pero, dito ako mostly nag-film sa loob niyan. Tapos, ito yung, ano namin, kitchen. Ito yung second room. Actually, room to nila nanay. Pero, dito lang kami nagro-room ngayon. Kasi, mas maganda yung foam dito. Mas malambot. So, yan. Ito yung kitchen namin. Yan. Ayan. Exhaust fan dyan. Ito yung lamesa na makalat. Ref namin. Tapos meron kami ganyan. Gusto ko yung mga ganito. Ayan. So binili ko yan sa Mandawi. Ayan. Sa Mandawi ko yung binili. Pero itong yung ano, Last Supper. Sa ano ko yung binili? Sa Vista Mall. Dito sa Iloilo. Ayan. Naglaban ako. So nagsampay na ako dyan. Yan yung may iwan namin na sinampal. And then yung halaman namin, ginagdagan ko na siya ng maraming tubig. Last June, nung umuwi kami ng Bulacan din, ganyan din yung ginawa ko. Hindi naman siya namatay kahit marami siyang tubig.
pinuno ko na kasi walang magdidilig sa kanya, magpapalit ng tubig niya. So, dinagdagan ko na ng marami. Para sure na nandyan pa rin siya. Yan. Okay naman yan. Tapos yan, ito yung susuotin ko ng chinelas bukas. So, magchichinelas na lang ako para, kasi minsan sa airport, pinaguhubad ng sapatos eh, pag nagchicheck sila. So, para wala ng hassle. Chinelas na lang tayo. Para in case ipahubad, madaling huba rin, madaling. Si Rio lang ang magsasapatos. Ayan, bali, ang ilalagay ko na lang sa bag, ang kulang na lang sa check-in na, ay sa hand carry na bag namin is yung iPad niya. Tsaka yung mga charger ng phone, tsaka yan. Yan na lang ang kulang. So, para kumpleto na. Yung imbutido idadagdag natin, pero mainit pa, so bukas na lang. Diyan na lang muna yung sa plastic. Ayan, so, yan. So, bye na muna. Bukas ulit, i-update ko kayo pag papunta na kami sa airport. Tsaka kung makakapag-video pa ako sa airport. Kasi medyo mahirap dahil ako lang mag-isa. Tapos may dalawa akong karga na bag. Tapos may maliit pa ako na bag. So, yun. Good luck na lang kung makapag-vlog pa ako dun. Pero sana makapag-vlog ako para ma-update ko kayo. Okay? So, baka next video, sa Bulacan na kami or sa Manila kami. Sige, bye-bye!